And in the near future, mga kapiksi, no, yung mga miscommunication nyo, yung mga itong mga tao na to na hindi magaganda yung tingin sa'yo, yung mga hindi magaganda yung nasasabi sa'yo, ganyan, manlalamig din yan. I mean, matatapos din yan, okay? Parang dadating yung time na wala na silang masasabi sa inyo kasi nasabi na nila lahat, okay? And unti-unti din niyang mawawala, unti-unti din yan magbabanish sa paligid mo, okay? And hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito isang timeless reading para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Scorpio. Ito guys. So Scorpio kayo ay represent ng Queen of Roses sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Ito'y tawag dito, timeless reading mga kapiksi. So anytime na mapanood niyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate right now, pwede niyo siyang balikan next time, next year, next month. Next time, baka mag-resonate na sa inyo yung reading. So, dito sa spread na to guys, ito yung ating past, recent past, ito sa baba, sa gitna naman yung ating present, and then ito sa taas yung ating possible future nitong ating sitwasyon, mga kapiksi. So, dito guys, sa inyong recent past, meron din tayong presence ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, or this is your energy, masculine energy. Sa inyong recent past, mga kapiksi, no, talagang andami yung pagsubok na pinagdaanan, mga kapiksi, with this lookout energy in reverse. And itong in crescent moon in reverse, nakikita natin na talagang yung iba sa inyo, marami kayong pagsubok, pero nalampasan yan. Okay, nalampasan nyo. And itong pagsubok na to, parang nagpatatag ito sa inyo, nagturo ito ng maraming lesson sa inyo. Mga kapiksi, although for some of you, I'm sensing na kinu-question nyo yung sarili nyo. Bakit nangyari sa akin to? Anong nagawa ko? Anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? Bakit sa dami-dami ng tao, sa akin pa to nangyari? So may mga ganong klase kayong tanong na hindi nyo alam kung bakit, no? And hinahanapan nyo siya ng sagot. Pero ito guys, sobrang ano to, sobrang dumating yung time na parang hindi kayo makatulog sa gabi, balisa, aligaga, ganyan. Endless nights, for some of you, crying nights pa, no? As in talaga literal na umiiyak kayo, tapos parang wala kayong ginawa kundi kumayod ng kumayod. Dumating kayo dun sa point guys na parang hindi na kayo makaiyak kasi parang hindi na, parang namanhid na, nanumb na, no? Na ganun kasi yun, diba, kapag sobrang problema, parang wala lang luha na mailuluha, no, yung mga sugatan nating mga puso. So dumating kayo dun sa ganung point mga kapiksi dahil sa sobrang lala ng problema nyo, pero hindi kayo nagpadala, okay? And eventually natapos din, nalagpasan nyo rin yung mga problema na yun. So ito yung pinakamagandang part guys, kasi hindi kayo nag-give up and nalagpasan nyo rin yung mga problema na yun sa inyong recent past mga kapiksi, okay? And then sa ating present situation naman guys, nakikita natin na for some of you, you're doing your best, no? Nandun pa rin yung pagsisikap at pagtsatsaga nyo. Yung iba sa inyo guys, parang I'm sensing na sinusubukan nyo i-please yung ibang tao, pero kahit na i-please nyo sila, meron pa rin silang masasabi at masasabi sa inyo. Yung iba sa inyo parang medyo people pleaser kayo. Gusto nyo na, ibig sabihin ng people pleaser, parang gusto nyo na palagi maganda yung tingin sa inyo na ibang tao, wala silang nasasabi sa inyo, ganyan-ganyan. Ayaw nyo na may nasasabi sila sa inyo ng ganyan-ganyan. Pero kahit na ganon, maganda yung pakikisama nyo sa kanila, maganda naman yung trato nyo sa kanila, pero parang meron at meron pa rin silang nasasabi na hindi maganda tungkol sa inyo mga kapiksi. So, syempre guys, hindi na natin yun makokontrol, diba? Meron tayong kanya-kanyang opinion. Tayo din, diba? Meron din tayong perception sa ibang tao. And ganun din sila sa atin. And we cannot please everybody, no? And hayaan na natin sila. Pero ang importante is ask yourself, how do you feel about yourself? What do you think about yourself, diba? Anong tingin mo sa sarili mo? Anong pakiramdam mo sa sarili mo? Because at the end of the day, nothing matters. No one matters.
nobody matters except for you, mga kapiksi, because it's your reality. Ikaw yan eh, buhay mo yan. So that lang pake, nang walang pake. Lahat tayong pake sa ibang tao, as long as hindi natin sila inaapakan, hindi tayo nagagrabyado, wala tayong ginagawang masama sa kanila. Just focus on loving yourself and become a better version of yourself. Not for, na, hindi para sa kanila. Kumbaga, baguhin mo yung sarili mo kung gusto mo, pero hindi para sa ibang tao, hindi para sa'yo, mga kapiksi. Okay, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao, bagkus ay patunayan mo yan sa sarili mo. Okay? And in the near future, mga kapiksi, no, yung mga miscommunication nyo, yung mga itong mga tao na to na hindi magaganda yung tingin sa'yo, yung mga hindi magaganda yung nasasabi sa'yo, ganyan, manlalamig din yan. I mean, matatapos din yan, okay? Parang dadating yung time na wala na silang masasabi sa inyo kasi nasabi na nila lahat, okay? And unti-unti din yan mawawala, unti-unti din yan magbavanish sa paligid mo, okay? And then, so mawawala din yung iyong mga sakit ng ulo mo, mga kapiksi, okay? So, wag mo na antayin na dumating yun. Kumbaga, right now, i-focus mo na yung iyong attention sa iyong sarili, don't mind other people, focus on yourself, diba? Pero maganda ito kasi ibig sabihin, mawawala na yung mga mema sa paligid mo, yung mga marites, mawawala sila. Okay, alright. So, pagdasal natin sila, guys, no, kung ano man yung ginagawa nila, magkaroon sila ng kapayapaan para hindi na sila manira ng manira ng ibang tao. Okay? So, tingnan natin yung additional namin sa isa nyo. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. Tingnan natin yung additional na message for you, Scorpio. Habang sinashower ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mo yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, mayroon tayong Christmas sale, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal plus 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys, until December 31, kaya mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyo i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, ito, guys, yung mga additional na message para sa inyo. Ito, maganda to, guys, kasi a change in the wind. Ito yung pagbabago, no? May mga pagbabago dadating sa'yo. And ito yung sinasabi ko sa inyo na sa inyong possible future, guys, magbabago din yung sitwasyon mo. Yung mga naninira sa inyo, mga kapiksi, mawawala yan. Mawawala, magva-vanish. Ayan, no? Parang ano, tatangayin sila ng hangin, a change in the wind, di ba? Tatangayin sila ng hangin papalayo sa'yo. So, in return, guys, ang kabalit no is magkakaroon ka ng kapayapaan, peace of mind, yung mga stress mo, yung mga worries mo, yung mga anxieties mo, mawawala yan, mga kapiksi, and matatahimik ka. So, maganda yan kasi ang kapalit nito is, pagbabago, transformation. So, magkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay mo. This is parang papunta ka dun sa mas tahimik na buhay, mas payapang buhay, mas buhay na nakafocus sa sarili mo, buhay na ikaw, it's all about you. Parang dadating, magbabago din yung mindset nyo, guys, parang feeling ko, kasi di ba yung iba sa inyo, sabi ko nga, may pagka people pleaser kayo.
ibig sabihin parang piniplease nyo yung ibang tao and gusto nyo maganda yung tingin nila sa'yo and maganda yung sinasabi nila about you. Pero eto guys, nakikita natin yung pagbabago mo na magkakaroon ka ng change sa iyong mindset, sa iyong perception, na parang marirealize mo na they don't matter. And yun nga sabi ko sa inyo kanina, diba? They don't matter. In your reality, all that matters is you. Ikaw lang yan. Ikaw lang. Wala nang iba. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan para sa inyo. Ito pala yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda nito, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.